Hello po, ako po si Bechay ng BuhayKorea.com at ng YouTube channel na Buhay Korea. Ngayong araw po na ito ay pag-aaralan natin ang continuation ng Unit 6. So, matatandaan po sa Unit 6, yung first part po ng Unit 6 ay pinag-aralan po natin ang tungkol sa jagi-soge or yung self-introduction. So, paano po natin gagawin ang jagi-soge? Kung natatandaan niyo po, momomo imnida. Chonun momomo imnida. So, yun po yung chonun meaning I, tapos yung pangalan nyo, and then ending with imnida. Yung imnida po is yung verb natin. Sa Tagalog, I. Sa English, is, or am, or are. Okay? Yun yung be verb natin. So, halimbawa, ang pangalan ko po, Ana, sasabihin ko po, chonun, Ana, imnida. Okay? Sa Korean po, nauuna po yung last name, and then yung first name. And, isa pang sentence sa pinag-aralan natin, chonun, momomo, saram, imnida. Kung paano po natin sasabihin kung saang bansa tayo galing. So, halimbawa po sa Pilipinas, so, chonun, Philippine saram imnida. Okay? So, chonun ana imnida. Chonun Philippine saram imnida. So, yan po yung ating jagi-soge or yung self-introduction. Ngayon naman po, nasa unit 6B na tayo at ang pag-aaralan natin ay kung paano sumagot sa interview. Okay? So, pakinggan na po natin yung listening. At as much as possible po, dapat pinapractice nyo po kung paano sabihin para po maging automatic para sa inyo. Okay? Listen. 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요. 회사원입니다. Okay, so napakinggan po natin ang kanilang conversation. Now, tingnan naman po natin yung script ng kanilang conversation. Okay, so ito po, tingnan natin. 저는 투안입니다. Okay, remember yung 입니다, ibig sabihin yan, be verb. In Tagalog, I. Ako, I, si 투안. In English po, equivalent niyan ay am, is, at saka are. Yung verb po sa Korean sentences, lagi po siyang nasa dulo. So, imnida. 투안 imnida. 저는 투안 imnida. Okay? Next naman po, sabi niya, yung interviewer nagtanong siya, 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? Yung imnika po, ito po ay yung question word para sa mga be verb. Yung parang is, am, are, pero in question form. Onu means which or saan. Nara means country or bansa. So, saang bansa kayo, tao? Medyo off po, di po ba? Kasi hindi natin binibigay na literal or per word yung meaning, yung pagkakaintindi natin. So, pag sinabing, ano nara saram imnika, tinatanong sa inyo, saang bansa kay galing? Okay? So, ano nara saram imnika? So, ano nara saram imnika? Practicein po natin yan lagi. Ano nara saram imnika? Ano nara saram imnika? Ang sagot niya, Vietnam saram imnida. Okay? Vietnam saram imnida. Hakseng imnika? Estudyante ba kayo? Anyo? No. Hwesawon imnida. Okay. So, practicein po natin yan na paulit-ulit. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Okay, tip po sa pronunciation or barum. Yung imnida, so pag sinulat po natin siya mukha siyang ip, di po ba?
입니다. Pero ang pronunciation po niya ay imnida. Ito po ay dahil sa sumunod na syllable, which is ni. So, imnida. So, imnida는 imnida로 발음이 됩니다. So, pag pronounce natin siya, dapat ay imnida. Halimbawa, tuwanimnida, saramimnida, hesawanimnida, at kagaya ng imnida, yung imnika din po, saramimnika, haksengimnika. Okay, so yun po yung pronunciation ng imnida. Nakaspell po siya as ip, pero ang pronunciation po niya ay im. Okay, next topic naman po natin ay tungkol sa ohi or yung vocabulary. At ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa jikop or occupation or trabaho. So, jikop means occupation or trabaho, jikop. Okay? So, ito po yung mga kailangan nating malaman. So, kung medyo mabilis po ito, pumunta po kayo sa website na buhaykorea.com at may mga flashcards po doon. At pwede niyong isulat. Kopyahin niyo po at isulat at saka pagpraktisan niyo po. Pwede niyo pong i-print or isulat niyo and then ilagay niyo po sa harap ng refrigerator niyo para pag tuwing nakikita niyo, subukan niyo siyang basahin. Para mas madali niyong matandaan. Okay? Hakseng. Hakseng. Sonsengnim. Sonsengnim. Hwesawon. 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 Jubu, jubu. Gyeongchalgwan, gyeongchalgwan. Sobangwan, sobangwan. Gongmuwon, gongmuwon. Jeomwon, jeomwon. 의사, 의사. 간호사, 간호사. 요리사, 요리사. 운전기사, 운전기사. 기술자, 기술자. 목수, 목수. 농부, 농부. 어부, 어부. So, hindi niyo po kailangang i-memorize lahat ng vocabulary na pinag-aralan natin ngayon. Pero isang advice ko po, kung gusto niyo pong mas madaling matutunan ng vocabulary, kumuha po kayo ng isang papel, isulat niyo po sa left side yung English name or yung Tagalog name nila. And then sa right side po, isulat niyo po ng 3 beses yung Korean name para po ma-practice yung handwriting niyo. And then, yung listahan po na ito ng ating vocabulary na napag-aralan natin, pwede niyo po yung indicate sa pinto ng banyo nyo o kaya sa pinto ng refrigerator nyo. Tapos, pwede niyo pong disiplinahin yung sarili nyo na bago po kayo pumasok ng banyo, basahin niyo muna po yung vocabulary na yon. So, kung meron tayong 12 vocabulary, subukan niyo pong basahin yung 12 na yon para mas madali po nating matutong, mas madali po tayong matutong magbasa at makapag-memorize ng mga salita or ng mga words. Okay? Now naman po, nasa grammar na tayo. Ang grammar po sa Korean ay munbop. Munbop. Okay, grammar rules. So, ang topic po natin ngayon is about imnika. Ano po ba yung imnika? Yung imnika po ay yung question form ng imnida. Okay, so yung imnida po ay statement form. Ang question form naman po niya ay imnika. Okay, ito po ay formal. Formal, polite form. So tingnan po natin yung examples. Hwesawon imnika? Ne, hwesawon imnida. Sonsengnim imnika? Anyo, hakseng imnida. So, yung imnika po, pag may question, ang tono po natin ay pataas. Pag statement naman po ay pababa. So, saka po natin mag-aaralan yung jondemal or yung polite form ng imnika.
Sa ngayon po ay pinag-aaralan natin yung highest form or yung tinatawag nating nopimal kasi po ito po ay ginagamit sa pagsagot sa mga interview. Okay? So, pag ini-interview po kayo, make sure na gagamitin nyo yung highest form, which is imnida and imnika. Okay? So, sansengnim imnika, anyo hakseng imnida, yurisa imnika, ne yurisa imnida. So, yung ne po means yes, at yung anyo means no. Practicein po natin ang ating vocabulary. Sa example na to, ito ay matching game. Okay? So, tingnan po natin yung picture. Kurimul pogo. Tingnan yung picture. Pogi chorom. Example. Like the example. Almajun marul yungyol haseyo. So, tingnan po natin yung example at ating i-connect sa mga words na nandito sa right. Okay? So, yung words na nasa right. Jubu, uisa, hakseng, kyongchalgwan, at Hesawon. So, number one po, ito ay estudyante. Ang estudyante po sa Korea ay hakseng. So, ito po ang answer, hakseng. Number two po, siya ay namamalengke. So, maaaring siya ay jubu. Okay, jubu. Next naman po ay nagtatrabaho sa opisina. So, siya ay isa pong hesawon. Hesawon. At panghuli naman po ay police. So, kyongchalgwan. Kyongchalgwan. Test time. Okay, pugi-chorom. Munchangul wansong haseyo. So, tingnan natin yung example at gumawa tayo ng sentence. Hwesawon. Hwesawon imnika. Sobangwan. Sobangwan imnika. Kanosa. Kanosa imnika. Kisulja. Kisulja imnika. So, ganun lang po. Ang dali-dali, di po ba? Kayo po. Hesawonim ni ka? So, office worker po ba kayo? Okay, sagot niyo po is ne or anyo. Okay? So, lastly, subukan niyo po yung activity na ito. Hwaldong. So, tingnan niyo po example. So, and then, gumawa po kayo ng similar activity para po makapag-practice kayo ng listening and speaking. Irumi musumnika. Irumi musumnika. Yung mu what po means what. So, attach natin yung imnika kasi question siya. Irumi musumnika. Irum means name. So, irumi musumnika. Lihan imnida. Onunara saram imnika. Pakistan saram imnida. Hesawon imnika. Ne, hesawon imnida. So, gumawa po kayo ng chart na kagaya nito and then pag-practicean nyo po. Okay? Para makapag-practice tayo ng conversation. Okay? So, dito po nagtatapos ang ating lesson 6B. Susunod naman ay ang lesson 6C, which is about Jongbo or Munhwa. At ang ating review for the EPS topic for this lesson. Okay? Hanggang sa muli, ito po si Bechay.